Amen, praise God. So, isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Ako po ba ay naririnig po ng lahat? Malinaw po? Amen. Praise God. Ayun. So, salamat po sa Panginoon. Another Friday again. Isang blessing po from the Lord na dapat po natin ipagpasalamat. Amen. Tayo po muli magsasama-sama ngayon para idulog po ang ating mga prayers at ang ano pa mga concerns natin sa ating Panginoon. But before that po, nais ko po muna basahin sa inyo po itong salita ng Panginoon na inilagay po ng ating mahal na pastor po sa ating pong chat group, group chat, yung Hebrews chapter 11 verse 1 and verse 6. Sabi po dito, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat na sumampalatayang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Amen. So panghawakan po natin itong salita ng Panginoon sa ating pong pagdulog sa Kanya. Tayo po ay manampalataya na lahat ng ating pong idudulog ay Kanya pong tutugunin at Kanya pong ibibigay sa atin. Amen. At sa gabing ito po yung mga gagamitin po ng Panginoon. Ang moderator po, ako po, ang iyong lingkod, si Ate Jing po. And then opening prayer will be led by Mama Nanay Lolit, Praise and Worship, MM Ministry, and after that, magkakaroon po tayo ng mga testimonies. Word of God po si Kuya JM. And after po ng word, tayo po ay mag... kakaroon po ng kanya-kanyang room para po sa pananalangin. And then, ang ating pong closing prayer and benediction po ay pangungunahan po ni Pastor Obi Lontok. Amen. So, ngayon po, alam ko po na bawat isa po sa atin ay ready na po na magpuri sa Panginoon. Sasambahin po natin siya kahit po tayo po ay nasa kanya-kanya po natin mga tahanan. Because we believe po, ang ating Diyos ay laging naroon kahit saan tayo ang lugar or kahit saang dako tayo, ang Diyos po ay naroon. But before po niyan, tayo po ay pangungunahan po muna ni Nanay Lolit sa ating pong opening prayer. Nanay Lolit, paki-unmute po. Amen. Praise God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Itinataas ka namin sa oras na ito, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa gabing ito. At muli, Panginoon, tinipon niyo ang iyong mga anak dito sa gabi ng pananalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan na patuloy na pinahihiram nyo sa bawat sa amin. Bago po kami, Panginoon, patuloy na dumako sa iyong kabanal-banalan trono at kami manalangin, Panginoon, Lord, kilala nyo po ang bawat isa amin. Kami po, Panginoon, ay nagpapalinis ng iyong banal na dugo at humihingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang pagkukulang, nagawang kasalanan, naisip, nasabi, at sa lahat po, Panginoon, ng mga ginawa namin na sinadya man ito o hindi, inihingi po namin lahat ito ng kapatawaran sa oras na ito upang kami, Panginoon, ay maging karapat-dapat sa iyong harapan sa gabi ito. Salamat, salamat po, Panginoon, sa kapatawaran at sa paglilinis sa puso at isip ng bawat sa amin. Salamat po, Panginoon. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat din, Panginoon, sa oras na ito dahil naririto po, Panginoon, na yung mga anak, wala kami, Panginoon, sa banig ng karamdaman. Bagamat ang iba namin kapatid ay may mga nasan sakit, karamdaman. Pero Lord, salamat sa kalakasan na patuloy na ipinagkakaroon mo sa bawat isa. Tunay nga po, ikaw ay Diyos na mabuti. Itinataas ka namin. Ikaw lamang, Panginoon, ang patuloy na maparangalan sa gabi ito. Salamat, salamat po,
Panginoon. At sa oras na ito, salamat sa lahat ng bagay na ginagawa niyo sa buhay namin at gagawin pa, Panginoon. Panalangin, salamat Panginoon sa mga tinugon niyo ng mga panalangin, sa mga hindi pa, Panginoon. Alam po namin, Ikaw ay Diyos na laging tumutugon sa. At sa oras na ito, tinataas po namin, Panginoon, ang gabi ng panalangin ito. Tunay nga po, Panginoon, na napakahalaga ng gabi ito, Panginoon, na kami, Panginoon, ay patuloy na magsama-sama, Panginoon, na lumapit sa iyo, sa iyong banal na trono, Panginoon. Sapagkat alam po namin, Panginoon, wala kami magagawa, Panginoon, sa mga buhay namin, sa kung sa amin lamang po, Panginoon, sarili. Wala po kami magagawa. Kaya Panginoon, Espiritu, samahan niyo po kami. Ikaw po ang manguna sa prayer meeting na ito. At ang dalangin din po namin, Panginoon, sa lahat ng iyong gagamitin, Panginoon, umpisa sa MC hanggang sa closing prayer, Panginoon, at lalo ang sa maghahayag na iyong banal na salita sa gabi ito. Dalangin po namin, Panginoon, i-bless niyo po ang bawat isa. Pangunahan niyo po ang bawat isa. Tunay nga po, Panginoon, kahit sino, Panginoon, mga anak nyo, walang magagawa kung hindi kayo ang manguna sa bawat isa. Yung anak na gagamitin sa gabing ito upang magkaroon muli ng kapahayagan ang iyong mga salita. Gamitin niyo, Panginoon, siya mightily. Maging daluyan, Panginoon, siya ng pagpapala sa gabing ito, sa lahat ng kanyang gagawin, Panginoon, sa gabing ito, sa mensahe na kanya po, Panginoong dadalahin. Alam ko po, Panginoon, na ikaw ang nagbigay sa kanya ng mensaheng ito, Panginoon. Pahiran niyo na yung banal na langis ang kanyang labi upang ang lahat ng lumabas sa kanyang mga labi ay maging pagpapala sa bawat isa na narito sa gabi ito. Ngayon pa lamang po, Panginoon, inaangkin na po namin ang lahat ng ilalapit namin sa iyo sa gabi ito. Alam po namin, Panginoon, at kiniklaim na po namin ang katugunan na nagmumula sa iyo. Sapagkat alam po namin, Panginoon, na ikaw ay Diyos na tumutugon sa iyong mga anak na tapat na lumalapit sa iyo, Panginoon, at may pananampalataya. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. I-bless niyo po, Panginoon, ay yung mga anak na nagbigay ng oras, nagbigay ng panahon, Panginoon, sa gabi ng pananalangin. Maraming salamat po, Panginoon. Pakaingatan niyo po ang iyong gawain ito. Umpisa hanggang sa kami matapos at sa aming mga panalangin. Dalangin po namin, Panginoon, ang katugunan, Panginoon, ay pinagkaloob niya na po sa bawat isa. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, alam po namin, Panginoon, ngayon pa lang may ginagawa ka na po, Panginoon, sa gabing ito, sa iyong mga anak, Panginoon. Salamat po. Ito po ang samot dalangin namin sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise God. Amen. Praise God. So, puri po ang Panginoon. Amen. Tunay nga po ang ating Panginoong Diyos ay He is faithful. Amen. Sa lahat tayo pong lahat ay dadakohan lahat. Yung tip dadako po sa testimony. Yeah, alam ko po bawat isa sa atin ay pinagpala. Marinig po ba ako? Hello? Marinig po ba ako? Yes po ate, rinig po kayo. Ah, okay po, sige. Sa yun. Nagpuputol ka. Ang dating ko eh. Ayan. So, salamat po sa Panginoon. So, ngayon po tayo po ay dadako po sa testimonies po. Sino po ang nais na magbalik ng kapurihan sa Panginoon? Alam ko po ang bawat isa sa atin ay pinagpala ng ating Diyos. Pero sino po ang nais na maghayag po ng kapurihan sa ating Panginoon po? Paki-unmute na lamang po. Ang sino mang nais mabalik ng kapurihan sa Lord?
Kami po, Pastora. Yes po. Ah. Sino? Ako na lang. Po. Bukas pinakikita, cellphone lang po ang gamit ko. Good evening po. Sila, Ate Vilma daw. Sino po sila? Vilma. Vilma. Okay po. Sige po. Sir. Ilan taon tayo? Okay po. Sige po. Go. 29 years. So 20 ilang years to tayo? Around 20 years. So bali ano, nagpupura ako sa Panginoon kasi sa June 29, bali ano namin na 20 years na kami na anniversary na kaming dalawa ay unang nagkita sa church at ngayon ay itagpo pa rin kami ng Panginoon at talagang still na naandito pa rin sa kabila ng ups and downs. Ay nakita ko ang Panginoon na talagang napakabuti niya. At saka yung huli-huli na ano na pinag-pray ko sa Panginoon kasi nagkaroon kami ng hindi magandang pagkakaunawaan dahil nagkaroon nga ng third party itong nakaraang taon ay ipapasalamat pa rin ako sa Panginoon dahil may mga bagay na dumarating na pangit. Ngunit mayroong ibinabay, pinapakita ang Panginoon sa pangit na nangyayari sa buhay natin ay nakita ko ang Panginoon na kahit na pangit yung dumarating ay maganda ang nagiging bunga. Dahil hanggang ngayon ay sa June 29 ay 20 years na kami magkasama. So bali 20 sa darating na taon na itong taon na to ay nakita ko na ang panalangin ko na magkasama pa rin kami ni Yuji sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya hanggang kamatayan ko. Hanggang kamatayan ay ayun ang sabi niya. At darakin ko na gawin ay i-heal ng Panginoon, magkaroon ng healing yung aming pagsasama muli at yung processing ng Panginoon sa aming mag-asawa dahil hanggat nabubuhay, siyempre tayo kahit na mayroon na hindi pagkakaintindihan, hindi pagkakaunawaan ng mag-asawa, kailangan bumabalik pa rin tayo palagi sa paanan ng Panginoon at siya pa rin palaga, at talaga ang titingnan natin at ang ating pagkukuna ng kalakasan natin sa pang-araw-araw. Maraming salamat at ito lang ang aming dalangin sa Panginoon na kaming dalawa ay palaging naglilingkod sa Kanya kahit na may mga bagay na hindi nangyayari sa buhay na naming dalawa. At kahit may mga karamdaman tumarating ay nakita ko ang Panginoon pa rin ay talagang doon yung pagbibigay sa amin ng kalakasan at kagalingan. Maraming salamat sa Panginoong Diyos at binabalik namin sa Kanyang lahat ang pagkulat. Salamat. Amen. 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 Praise God. So happy anniversary po sa inyong dalawa. Wednesday pa naman. God bless po. Amen. So salamat sa Panginoon. Haha, advance po, advance. Okay, sino pa po ang nais magbalik ng kapurihan sa ating Panginoon? Meron pa po ba? Paki-unmute na lamang po at kung maaari po sana ay magpakilala po para po ma-recognize po. Kasi apat o tatlo lang nakikita ko sa aking screen. Meron pa po? Bibilang po ako ng tatlo. Isa. Dahil kung wala na po, mag-proceed na po tayo sa word. Ayan, mukhang ano yata, nahihiya po ata ang marami sa atin. Alam ko lahat naman po tayo pinagpala ng Panginoon. Okay. One. Ako po. Na talaga. Oh, sige po, si Ate Sherilyn. Okay po, Ate. Nagpapasalamat po ako kay Papa God kasi po gagraduate na po ako sa June 25. Wow, ayun po. Yun lang po at sana po ma-awarden po ako. Amen. Meron yan. Claim natin yan. So congrats po Ate Sherilyn. Nagraduate na po siya. Ayan. Sino pa po? Ala na po talaga. Bilang po ba ulit ako ng tatlo?
Ayan, sige po. Kung wala na po talaga, tayo po ay dadako na po sa ating word. Ayan. At ihanda po natin ang ating mga notebook, ang ating mga pansulat dyan. Siyempre, ang ating Bible at ang ating puso at isip po. I-ready po natin yan. At ating pong matutunghayan or mapapakinggan po ang salita ng Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang lingkod na gagamitin po sa ating kalagitnaan. Ayan, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ng ating kapatid. At talaga naman pong siya po ay grabe po ang batang ito. Ayan, inaya ko muna. Sige Toy, uminom ka muna. Bago ka tayo. Ayun, ako po ay nabablas po sa buhay po ng kapatid nating ito. Talagang lagi siyang on the go. Anytime. Anytime po na siya po ay approach mo, yan po, lagi po siyang ready at lagi siyang yes. Kaya salamat po sa buhay niya. Salamat po sa Panginoon sa buhay po ng ating kapatid na ito, si Kuya JM Roda. Amen po. Ayan. Ayan. To God be the glory po. Ayan. So magsa-sound check lamang po ako kung naririnig niyo pong malinaw yung aking tinig po. Kahit hindi na po makita yung mukha, tinig lang po. Okay na po. Ayan, pa-thumbs up po kung naririnig po. Ayan, so muli po isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. At tunay nga po na isang privilehiyo na muling gamitin po, no, Tagalog, na muling gamitin po ng ating Panginoon ngayong gabi upang magbahagi po ng kanyang mga salita. Ayan po. So, ayun. Usual po, kinakabahan po ako dahil gagamitin po tayo ng ating Panginoon tonight. So, okay po. So, mag-share din lamang po ako. Ay, bago po pala lahat sa mga may prayer request po, bago po malimutan, ay pakibigay po natin or paki-message po natin sa ating chat box kay Kuya Ronel po. Siya po yung magbabahagi, magdi-distribute po ng ating mga prayers mamaya. Ayan. So, sa gabing pong ito ay medyo familiar po sa atin to lahat. Dahil, lalo na po sa akin, medyo ano po to, medyo familiar po sa akin to. Itong isi-share ko po sa inyo. Ayan. Ang topic po natin is about for the love of milky. Ayan po. Yan. So, nag-pray po kay Lord. Lord, ano pa yung nais mo na i-share ko? Yan. So, sabi ng while praying po, pinakita ng Lord sa akin is about patience. And bakit po milky? Bakit ko po ba iahanin tulad yung patience sa milky? So, mamaya po, pag-aaralan po natin yan sa mga, meron po akong tatlong points na ibabahagi po sa atin ngayong gabi po. Pero bago po ang lahat, ay tayo po muna ay yumuko at manalangin. Heavenly Father, we glorify your name. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, Panginoon, sa gabing ito. Dahil muli kami ay malayang makakapag-bulay-bulay, Panginoon, ng iyong mga salita. Lord, gamitin niyo po, Panginoon, ako bilang vessel niyo po, Panginoon, patuloy, Father God, na lahat, Panginoon, ng mamumutawi, Panginoon, sa aking bibig ay tunay, Father God, na manggaling lamang sa iyo, Panginoon. And Lord God, patuloy kami, O Diyos, na humihingi, Father God, ng knowledge and wisdom, Panginoon, upang sa bawat pagbulayan namin, Panginoon, na yung mga salita ay andun, Panginoon, patuloy namin, Lord God, na maunawaan, Father God, ang lahat ng ito. At ito lamang, Father God, ang aming samot na langin sa pangalan mo, aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Ayan. So, kukunin po natin yung text po natin sa Ephesians chapter 4, verse 2. So, sabi po sa ng Ephesians chapter 4, verse 2 sa Holman's Christian Standard Bible po, with all humility and gentleness, with patience, accepting one another in love. So, sa lahat po ng mga naging title po ng sermon ko, ito na po siguro yung pinaka-unique na title po ng sermon po na maibabahagi ko po. Dahil, hindi naman po listening sa ating sa inyong kaalaman po na medyo lang naman. Medyo mahilig po ako sa mga sweet drinks po. Katulad po ng milk teas, mga ice blend na ano, mga drinks, ayun po. So, ano na po, kwento ko lang. Pampahaba lang po, di po. So, dati po talaga, hindi po talaga ako mahilig na uminom ng mga drinks po kasi, syempre, hindi ko pa po talaga afford na bumili po ng mga ganitong mga drinks dahil tuwing napunta kami or tuwing nakakakita ko ng stall ng mga nagtitinda ng milk teas, nakikita ko yung price niya. So sabi ko, oh, mukhang hindi ko afford bumili nito. Kailangan ko pa mag-ipon. And that time, hindi ko po talaga alam kung
kung ano sasabihin kapag o-order ng milk tea or kung ano man po yung gagawin sa loob ng isang tea shop. Then until one day, may isang kaibigan po ko na ano po na nanlibre sa akin during college days ko po. Then na nilibre po ko, then nakita ko po kung paano siya nagwe-wait patiently doon sa order niya. Kahit na medyo matagal or medyo maraming orders, andun po yung patient niya po. And to cut the story short po, ayun, may pasok lamang po, may nag-doorbell po. Ayan po. So, to cut the story short po, simula po nung nag-lockdown last year, ay meron pong isang tea shop dito sa Noveleta na nag-advertise na kapag bumili ka po na kahit isang cup ng milk tea, ito po ay free delivery na. And then hanggang sa sabi ko, try ko nga isa lang. Then hanggang sa dating pa isa-isa per third day, naging parang almost every day. Every day na po ako bumibili. And kita niyo naman po yung kinalabas sa tumaba po ako sa milk tea. Ayun po. And pansin po na medyo nasabi nga po sa akin nila tita na, oh, milk tea ka na naman. Parang ina-advise po sa akin, oh, tama, hinay-hinay naman pag nag-milk tea. Ayan, mahina po ba ako? Nag-chat po kasi si Pastor Ombi. Ayan. So, yun po. So, bakit ito po yung naging title po ng sermon ko tonight? As I pray po to God, sabi ko nga po kanina na ano po yung prayer ko po kay Lord na, Lord, ano po yung nais niyong ibahagi ko sa inyong mga anak para po sa aming prayer night? And God gave me this word about patience. So, tonight po, I have 3 points po to share po ngayong gabi at hindi ko na po ito pagkakatagalin. Una po, waiting is not wasting. Amen po ba? Ang pag-aantay po natin ay hindi po nababaliwala. Katulad po ng pagbili po natin sa mga food delivering app. So, di ba po? I-coconnect ko po yung patient sa pag-aantay po ng ating mga binibili online. Okay po? Kasi lahat po ng ginagawa natin through online na po, di ba? Shopee, sa mga bibili po natin, maging sa food na delivery po, di ba? Online na po natin ginagawa. So, katulad po ng pagbili natin sa mga food delivering app like Grab, Foodpanda, and alike, they give you at least 30 minutes po just to wait for your order to be delivered po sa ating mga tahanan. At dahil po tayo ay nagkikrave po sa isang pagkain, we are willing to wait for it because we want it. Amen po ba? Sabi nga po, when you don't know what to do or you are not able to do what you think you should do, the right thing to do is to wait. Okay po? Not po wait sa mga ino-order po natin online. Sa ating pananalangin po ito, to wait on the Lord. This is not wasting time po kung maraming narinig po ko na, ay, wala ka naman mapapala dyan, nag-aaksaya ka lang ng oras. But, this is not wasting time po for us because while waiting, nagsaserve po tayo sa Lord. And this is letting the Lord lead po sa ating buhay. Ayun po. At ikokonik ko lang po ulit na at dahil dito po ay nagkikrip po, alimbawa, nagkikrip po tayo sa isang pagkain, di po ba? We are willing to wait po because we want it. Gusto nating makain po yung food na yon or gusto nating makuha po yung mga bagay. At hanggang sa marinig natin na tumutunog na po yung phone natin dahil sa tawag po ng isang food rider na, di ba po, kapag nakakarinig po tayo ng tawag from sa mga food delivery, sa mga nagde-deliver po, di ba? Minsan, andun na yung joy natin na, uy, andyan na yung pagkain, makakakain ko na yung gusto ko. Sulit yung pag-aantay ko, di po ba? And one time, mayroon din po akong pinost sa aking My Day na nagkikrave po ako sa isang food. Then, dahil sa gusto ko kumain, sabi ko sa sarili ko, para masatisfy ko yung cravings ko, I will wait until tomorrow para mabili ko siya. And dahil po sa hindi ko na ma-hold yung cravings ko, yung patience ko, dali-dali akong nag-browse. Diba? Nagdali-dali po akong nag-browse sa mga food delivery app kung ano po yung kung anong stall po yung nagbebenta po. And then syempre
while waiting po, andun po yung ano po, di ba? Hindi natin minsan na-hold yung patience natin. Minsan sabi, masasabi natin, ang tagal naman. But parang wagwa 1 hour na, hindi pa dumarating. Di po ba? Hanggang sa one time na dumating na yung order natin. And syempre, makakain na natin at mapapasabi na lang po tayo na my food cravings has been satisfied. Dahil nakuha na natin yung gusto po natin. Okay po? So, sa panahon ngayon na puro instant po tayo, instant noodles, instant coffee, instant jowa online, joke lang po. Lahat po ng gusto po natin mabilisan. Ayaw po natin yung nag-aantay. Di po pa? Kaya, kagaya po ng isang linya na madalas ko pong narinig kay Lola, hello po sa Lola ko dyan, na kapag may kailangan po si, di ba, may kailangan po si Tito, bigla niya na lang masasabi na agad-agad kailangan. Di po ba? Hindi po, at hindi po yung word na ano po ah, hindi po yung word na sipain kita Diyos ang alangala eh. Hindi po yung word na yun yung ano yung tinutukoy ko. Kasi hanggang ngayon po, wala pa naman po nasisipa sa amin sa ngalangala. Ayun po. And back to our topic po, we've been praying, kung tayo man po ay nag-aantay sa bagong trabaho, katulad po ni Kuya Norbel, na almost a month na po na nag-aantay, na almost 2 months na po na nag-aantay sa kanyang room sa hotel, and andun po yung nakikita natin yung katiyagaan po ni Kuya Norbel. At alam natin na one day si Kuya Norbel po ay makakalabas na po ng hotel and makakasampa na po siya sa barko po na kanya pong pinasukan. Amen po. We've been praying for a new job, for healing. Amen po. Sa mga sakit, we are willing to wait para po makita natin yung result ng pagpe-pray po natin. Like Ate Reveline, di po ba? Ano po yung katiyagaan niya po, yung patience niya po na kahit ilang araw po siyang pabalik-balik sa hospital, andun po yung faith niya. Andun po yung faith niya na gumaling. And we are waiting for God's direction. We are waiting for His supernatural wisdom and discernment, a display of His power and provision po sa ating buhay. And we are don't understand why it's taking so long minsan for Him to answer. And we don't even understand why we are having to wait for it. Amen po ba? But those who desire to experience an extraordinary life will learn the value of waiting on God's timing. Para daw po natin ma-experience po yung extraordinary life, we need to learn kung paano mag-wait sa timing po ng ating Panginoon. Waiting time does not have to be wasted time. Amen po ba? God often calls on us to take a time out because waiting has always been a part po ng plano po ng Diyos sa ating mga buhay. For He uses po for a powerful way po. Amen po. And to connect po yung point number 1 po natin, ito po yung point number 2 po natin. Wait patiently on God. Amen. Waiting is used to test our faith. So ang pag-aantay daw po ay isang test ng ating pananampalataya. Waiting can bring out our impatience. Di po ba? May mga time na nag-aantay po tayo ng kasagutan, minsan ng mga delivery or minsan sa mga taong inaantay po natin. Minsan mapapansin po natin sa ating mga sarili na nagiging impatient po tayo sa pag-aantay. Example na lamang po, hindi lang sa pagkain, maging sa mga bagay o sa mga ginagawa po natin. Kagaya na lamang po ng pagsakay po natin sa bus. Ayan po. Sa mga nagko-commute po sa atin. Kung kailan ka nagmamadali, saka magpapagas si manong driver. Amen po ba? Relate po ba yung marami sa atin? Di ba ganito po tayo? Kung kailan ka nagmamadali, doon magpapagas si manong driver. At hindi lang yon. Yung worst scenario po, hihinto nang hihinto si manong driver, mag-aantay ng mga passenger in every corner ng neighborhood natin. Amen po ba?
kahit wala namang inaantay na, na pasahero, doon pa lamang po masusubukan na po yung patience natin. Madali tayong mainit sa mga bagay po na katulad nito. Amen. Kagaya rin po ng worry, ng discouragement, and minsan, kawalan po ng pagtitiwala po sa ating Panginoon. Amen. God uses times of waiting to allow us to demonstrate our obedience and faith. Makikita po natin doon na ginagamit ni Lord yung waiting time sa ating faith. Kung paano niya makikita na gaano tayo willing maghintay sa kasagutan na ating ipinapanalangin sa ating Panginoon. He calls us to wait patiently on Him. He prepares us for the next step po ng ating pananampalataya. Sabi nga po, madaling maging matyaga kung para sa mga bagay na gusto natin makuha tulad ng milk teas, ng mga food, concert tickets, or paghihintay po ng sale, na mag-sale po yung gusto nating bilhin. Pero gaano po ba talaga tayo katyagang tao pagdating sa ating pananalangin? Marami po sa atin napakatyagang mag-antay. Di po ba? Ako po, example ko na lang po yung sarili ko. Napakatyaga ko po talaga mag-antay. Share ko lamang po way back po sa nung college days ko po na I am willing to wait sa mga kaklase ko na ang usapan namin ay 10 a.m. and darating sila ng almost 11:30. Di ba? Ganun po. Andun yung willingness ko and naantayin sila. And syempre, while waiting, andun na, pumapasok na, ay, nako, mukhang di ka nasisiputin yan. Ay, nako, baka ano na yan. Baka naliligo pa lang yan. Madalas nating maririnig sa mga tao na, as pag tinanong natin, saan ka na? Sasabihin nila, ano na? OTW na. Akala mo, nasa sasakyan na, pero pag dating ng second reply nila, on the water na, ibig sabihin maliligo pa lang. Di po ba? So andun po na minsan natetest po yung pagiging impatience po natin na kung gaano po tayo talaga willing po na mag-antay. Sabi nga po ng Psalms 27 verse 14, wait for the Lord, be strong and let your heart take courage. Yes, wait for the Lord. And we see that this is not a time that we can just sit around and wait for an answer. Amen po. The purpose is to make a believer mature and complete, meaning God wants us to be actively participating in the work He has for us. While waiting, we need to do what God wants us to do. Amen po ba? Amen. So, pangatlo po, keep on praying. Amen po. Next page, ayan. Keep on praying. So, in 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, in three different Bible versions po, sabi po doon sa 1 Thessalonians 5:17, pray continually. Manalangin nang walang patid. Never stop praying. Huwag kang hihintong manalangin. Pray without ceasing. Manalangin walang patid, di po ba? Maging matyagat po tayo sa ating pananalangin. Kung gaano po tayo katiyagang mag-antay sa ating mga orders online, like Shopee, Lazada, mga food delivering apps, kung gaano tayo katyaga po na mag-antay sa ating mga orders, dapat ganun din po yung ating katyagaan pagdating po sa ating pananalangin. And in Romans chapter 12 verse 12, when you hope, be joyful. When you suffer, be patient. And when you pray, be faithful. Amen po. And so much that more often that not we begin to doubt po and questioning God na why bakit ganito naman katagal? Why bakit ganito naman ako kailangan ko mag-wait? Hindi ba pwedeng Lord agad-agad? Hindi ba Lord instant?
Hindi po ba? And minsan kine-question natin ng Lord na if He is even there listening po sa ating mga prayers. Minsan natatanong natin, God, naririnig mo ba talaga yung mga prayers namin? Kasi may mga prayers po tayo na almost 10 years, 1 decade, hindi po ba, na pinapanalangin natin. Pero until today, hindi pa rin natin nakiklaim yung gusto nating sagot sa prayer natin. And we know that He is working out the plan po, the next step. And even though you might not know all the details right away. Dahil po sa pagiging impatience natin, gusto natin na madaliin si Lord. Na Lord, gusto ko bukas may ganito na ako. Lord, gusto ko bukas nakuha ko na yung sagot sa prayer ko. Gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Sabi nga, di ba, ang dating Panginoon, ang nangyayari na lang, penge noon. Lord, I want this. Lord, I want this. Lord, I want this. And sabi nga po ng Romans chapter 8 verse 25, but if we hope for what we do not see, take note po ah, but if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with perseverance. Diba? Na andun po yung pag-asa po natin sa mga bagay na hindi natin nakikita. And andun po yung ano, yung eagerness po natin na maghintay po sa ating mga ipinapanalangin. If our prayers po are answered quickly, we most likely would not notice po or mabigyan ng papurihan po yung Lord sa divine work po niya. Di po ba? Kaya po ito po yung gustong i-remind po sa atin na even though na hindi ina-answer ng Lord quickly yung prayers po natin, because God want us to realize that when He give the answer po sa ating mga prayers, nawawala na po yung ano natin, yung manner po natin. Nawawala na po yung thinking po natin. Di po ba? Well, God does not always answer in the timing and manner we want. Gusto po kasi natin kapag yung answer sa prayer po natin, dapat ganun din yung magiging outcome nito. Kumbaga, kapag nag-program ka, ako po as an IT, kapag nag-program ka ng isang website, dapat kung ano yung thinking mo, kung ano yung idea mo sa magiging output ng website or ng application or ng program na gusto mong gawin, dapat ganun yung mangyayari. Pero dahil sa gusto mong dahil gusto mo yun yung maging output mo, doon susubukan yung pagiging ano mo, yung patience mo. Because bago mo pa makuha yung pinaka-outcome na pinaka-gusto mo, kailangan mo pang i-type yung mga codes. Kailangan mo pang pagdaanan yung mga test and debug. Amen. Yung mga errors kailangan mo pang pagdaanan. And this is God wants us to realize po. Now, God wants us to be persistent po sa ating mga sa ating mga panalangin. Persistent prayer leads us to be more fruitful sa mga bagay po na hindi po natin ma-imagine. Kaya nga po sabi po ng John 13 verse 7 in Expanded Bible, Jesus answered, "You do not understand now what I am doing, but you will understand later." Amen. Hindi daw po natin nauunawaan yung mga bagay na ginagawa ng Panginoon sa ating mga pananalangin. Kung may mga prayers po na tayo na napakatagal na nating ipinapanalangin, pero wala pa yung kasagutan. God wants us to be patient in our prayer. Because in the end, we will understand kung ano yung nais ng Diyos na ma-realize natin. Amen po. Kung minsan feeling natin that God cannot hear our prayers, yan tayo po nagkakamali. God has its own timeline. Amen po. Sabi nga po, di ba, ng Ecclesiastes 3:1, di po ba, na ulit yan.
Ayun ba? Nalimutan ko po yung ano. He has a perfect plan po, di ba? He has his own timeline and he knows po kung kailan niya po ito ibibigay yung prayer po natin. And we all know that our God is faithful. Amen? We all know that our God is faithful. While we are waiting to his answers, let us not give up easily on our prayers. Kung may mga times na tayo po ay pinanghihinaan na ng loob dahil nakikita natin yung nagiging outcome ng ating prayer na parang hindi naman sumasagot ang Lord. May mga prayer po tayo no, na halos maubusan na po tayo ng iyak. Lumuhod na po tayo sa asin, sa munggo, sa kung ano-ano pa pong mga rough na bagay. Parang andun yung ano natin na parang ayaw naman sagutin ng Lord yung ano ko, yung prayer ko. Minsan parang naiisip natin, minsan pinapasok din ng ano ng enemy sa ating mga minds na, "Uy, tinan mo siya. Pinagpray niya lang kagabi, tignan mo kinabukasan meron na." Yung sa'yo, 3 years mo nang pinagpipray, ano ka na? Hindi ka pinapakinggan ng Diyos mo. Di po ba? Minsan, halo-halo na po yung mga pumapasok po na katanungan po sa atin. But God wants us to be faithful and not giving up easily po yung mga prayers po natin. Dahil, kahit hindi pa natin nasasabi yung prayers natin, He already knew what yung He already knew yung mga pangangailangan natin. And may sagot na rin po siya sa ating mga panalangin. Yes. It is always yes. Amen po. Yung sagot po ng ating Panginoon. Hindi man ngayon, hindi man bukas, hindi man sa makalawa, hindi man sa susunod na buwan, hindi man sa susunod na taon, ngayon pa lamang, yung prayers natin, it is always yes sa ating Panginoon. And isa po sa mga favorite song ko na every time pinapatugtog ko sa akin kapag po ako nagde-devotion is this, yung kinanta po natin kanina. Sabi po ng lyrics, "Faithful you are. Faithful forever you will be. Faithful you are. All your promises are yes and amen." Amen? Tanggapin po natin na lahat ng kanyang mga pangako, lahat ng ating mga ipinanalangin are yes and amen. And let us rest. And this is our theme, Jehovah, connection in our church team this year na rest on God's covenant of peace and completeness. God wants us to rest in His promise because we have the confidence sa ating Panginoon. Ito po, as a conclusion, sabi ko nga po kayla Ronel kanina, kayla Rona, sa mga kabataan po na kasama ko kanina, na una, nung nagpaalam ako sa iko, "Uy guys, una na ako kasi yung sermon ko is not yet finished." And I pray, "Lord, paano ko po ba tatapusin yung sermon ko?" Yung kung makikita nga po niyo yung conclusion, wala po naman. Because I know that habang nagsishare po ako, binibigyan niya na po tayo ng conclusion. Kaya nga po, ngayong gabi, let us rest in His promise as we approach the throne of grace ng ating Panginoon. And ito yung gusto ng ating Panginoon. Here, mag-English. Ito po yung gusto ng ating Panginoon. God's want to come boldly in our prayer. Even though yung prayer po natin ay feeling natin hindi na naririnig ng ating Panginoon. Alam naman po natin that
every prayer we have, not just only tonight, but even sa ating mga devotion. Ano po ito eh? Mabangong samyo sa kanyang harapan. Ang gusto niya nga po, manalangin tayo. Ang gusto niya nga po, makipag-communicate sa atin. And ito po yung patience po na gusto ng Lord sa atin. While we are waiting sa at na sagutin ng Lord, kailangan nating saliksikin yung puso natin. Na yung prayer ba natin is once lang natin? Gusto lang ba natin? Yung prayer ba natin is out of nowhere, nag-pop up lang? Yung gusto ba natin, yung prayer ba natin is intention lang ba natin para ipag-pray ito? Kahit na walang kabuluhan yung gusto natin. But God wants to hear every little prayer that we have in our hearts. We know that God see what's inside in sa ating mga puso. And tonight po, sa ating pananalangin, iiyak po natin yung mga gusto po natin sa ating prayer. Kahit hindi po tonight or sa kahit po sa inyong mga personal devotions, for the love hindi lang po ng milk tea, hindi po yung pinaka-topic po natin. For the love of God, God wants us to wait. God wants us to patiently na mag-antay sa katugunan po ng ating mga panalangin. Waiting, keep waiting, keep on praying, and do not give up on your prayer, ECD. Amen po. So tonight church, I know that nangusap po ang Panginoon, natatawa si Tita Leia, na nangusap po yung ang Lord sa ating mga buhay. And hindi ko na po pagkakahabain dahil alam ko po na ang prayer po natin ay gustong-gusto na po marinig ng ating Panginoon. Amen po ba? So, ayan po yung ating salita ng ating Panginoon for tonight, and to God be the glory. Amen. Praise God. So, purihin po ang Panginoon. Tayo po ba ay pinagpala sa salita ng ating Diyos? Amen. Napakaganda po ng mensahe po ngayong gabi. Ano po? Talagang, let us keep on praying. Tsaka, kasabay po noon, kailangan po natin mag-wait patiently. Dalalang po natin, ang Diyos po ay tutugon sa ating mga panalangin. So, this time po ay alam po na marami po tayong idudulog sa ating Panginoon. So I hope po lahat po ng mga prayer request po natin ay naibigay na po natin sa ating mga MM po para po ay nakuha po in advance para magkaroon tayo ng mahabang time to pray. Ayan. So ngayon po ay dadako po tayo sa prayer at magkakaroon po tayo ng kanya-kanyang rooms. Sino po ba ang magte-take charge po doon? Si Kuya Ronel? Kuya Ronel po. Ayan. Apo, Kuya Ronel? Please take charge po. So, sa mga prayers po natin, kung hindi pa po kayo nakakapag-send po, ay mangyari lamang po na isend po natin habang inaayos po ng multimedia po yung ating ating breakout rooms po. Ayan. Baka may mga nais pa po tayong ipag-pray. Ayan. So, Kuya Ronel, bigyan niyo po ako ng signal po if open ko na po yung ating breakout room. Ayan. So kagaya po ng dati, meron lamang po tayong 35 minutes upang tayo po ay manalangin. And while we are waiting,
sa ating mga prayers for tonight ay okay po. Ayan. While we are waiting po sa ating mga prayers ay pwede na po nating ibigay po yung ating mga personal prayers po sa ating mga katabi po. Ay, katabi. Hindi nga po pala tayo magkakasama. Sa ating mga kasama, sa ating group. Ayan. So, gagawin ko lang pong host si Kuya Ranit. Wait lang, ganyan, lalagay ko po yung mga iba na naglalagay. Ayan. So, sige po. So, ayan po. Okay po. While we are waiting po, ay ire-ready ko lamang po yung ating YouTube po. Amen. Okay na. Ayan. Okay po. So, kagaya po ng ating kagawian ay meron po tayong 35 minutes to pray and i-open ko na po ang ating breakout room. See you po after 35 minutes. Sa amin na mabilang
Kuya, nawala po kami. Anong room kayo? Room 2 po. Ah, sige, sige, sige. Thank you po. Okay. Di may kukuloy sa gitna ng kadiliman sa laban. Oh.
dapat ang iyong kapayapaang ibinangako. Mananatiling dapat ang iyong kapayapaang ibinangako. Thank you.
Hi, Pas. Ay, wala na.
Amen, praise God. Nakabalik na po ba lahat? Nagulat ako eh. Daldal pa ako ng daldal. Bigla ako. Yes po ate, nakabalik na po lahat. Sabi po nagulat. So, salamat po sa Panginoon. Nakakatuwa po. Ano, kasi kahit sa ganitong paraan po, nagkakaroon pa rin tayo ng time para magpag-usap. Kaya yun. Okay po. Tayo po ay dadako na sa, so, nasa 7:59 na po tayo. Ayan, nakaano tayo sa oras. Ano po? Dako po tayo sa closing prayer. Okay, announcements po na tayo. So, Sunday po, Zoom pa rin po tayo. Ano po? Sa ating pong worship service. Ayan po, nakita po natin sa ating mga screen. And also, we have a Father's Day celebration po this coming Sunday. So, yan po para sa mga tatay po natin. Amen. Ano pa po? HTPHC Fellowship po. Yan po ay tuwing Sunday sa Pilipinas at Saturday naman po sa Bahamas. So, ang galing na po. Ano na tayo talaga worldwide? Kasi kahit saan-saan tayo nakakapunta po. Ano? So, 9:30 a.m. sa Philippines, 9:30 p.m. po sa Bahamas po. Yun. Next po ay midweek service, Wednesday at 6 p.m. Via Zoom pa rin po tayo. So, daluhan po natin ito. Mag-join po tayo. Ayan. Online care group po. Ito po yung mga Zoom schedules po natin from sa Tuesday, Thursday, and Saturday. Ayan po. 6 p.m. po, 30 p.m. 6 p.m. po. Yan po mga oras po ng ating pong mga Zoom schedule po ng care group, online care groups. And we have also on-site care groups po. Monday, Wednesday, Thursday, and Saturday po. Ayan po yung mga time. Bacau, Isla Bonita, and Muzon. Dalawa po sa Muzon. And then, Malagasang po. So, yan. Kung malapit po tayo, pwede po tayo mag-join dito. And then, prayer night. Ito po ginagawa po natin ngayon. Ayan po ay 6 p.m. via Zoom din po ito. So, kung gusto natin ipag-pray lahat ng mga concerts po natin. Ayan, HCP Kids po, Digital School, Saturday at 11 a.m. po. Premieres on Facebook and YouTube po. Ayun po, para sa mga kids po natin. Sana po ay i-guide po natin sila para makapanood po ng kids online. Next po ay ang Unite Devotions. Maganda po ang kanilang topic, Into the War Zone. The Prayer Series, yan po ay every Monday at 6 p.m. via Zoom din po ito para sa mga kabataan po natin. And wala na po. So yun, ang ating mga announcements. At ngayon naman po, tayo po ay dadako po sa prayer, closing prayer and benediction na pangungunahan po tayo ni Pastor Ombi Lontok. Pastor Ombi. Hindi po ako ina-mute eh. Naka-unmute na po kayo. Nakamit na ako? Yes, sige, mag-pray na tayo. Tayo pong lahat tayo yumuko at tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito na muli po ay bigyan mo kami ng pagkakataon na ikaw po ay malapitan namin, madulot po namin ang aming mga kahilingan
Salamat po sa mga prayer request na ito na naidulog po sa iyong harapan. Salamat sa katugunan, salamat sa kagalingan, salamat sa kalakasan espiritual at mga kalusugan na pinagkaloob mo sa amin na ito po, Panginoon, na iyo pong tinugon. Salamat din sa mensahe, Panginoon, na amin po narinig. Palain mo po si JM, Lord. Patuloy mo siyang bigyan ng katalinuhan at karunungan ng gagaling sa iyo, Panginoon. I-bless mo siya, Panginoon, financially and spiritually, O Lord. Salamat sa kanyang buhay na patuloy mong ginagamit sa iglesia. Lord, sa gabing ito, ang iyo pong pag-iingat ay igawad mo po sa amin. Ito po ang siyang patuloy na sumama sa lahat po ng aming gagawin at patuloy mo kaming dalhin sa lahat ng lugar na amin pong maibabahagi ang iyong kadakilaan at kabutihan. Salamat po, O Diyos, ang iyong pagpapala, ang iyong basbas ay amin pong inaangkin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Huwag palain po tayong lahat ng Panginoon. Glory to God. Amen. Sa Diyos po ang lahat ng